Hello mga bakla! Welcome back! At syempre, andito na naman ang napakaganda nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jing Jing. At syempre mga bakla, as in na-miss ko kayo na sobra-sobra. At ito na nga mga bakla for today's video. Ano nga ba ang qualification na hinahanap ng employer at ng New Zealand Immigration para makapagtrabaho ka dito sa New Zealand? At syempre mga bakla, hindi ko ito palalampasin bago natin simulan ang video ito. Isang intro muna! Mga mga bakla, diba? Siyempre, bago natin umpisahan ng video ito, thank you so much for inspiring me, CJ! Hello! I love you, CJ! At siyempre, ito na nga mga bakla for today's video. As in talaga nakakaloka ngayon dito sa New Zealand dahil pabago-bago talaga sila ng rules. So doon sa mga recap muna tayo, no? Doon sa mga nakaraan talaga na pagbabago dito sa New Zealand, as in talaga kailangan mo ma-meet yung napakalaki at napakahirap talaga makahanap ng employer dahil kailangan mo makakuha ng job description at magbibigay sa'yo ng median wage, o diba? Kasi talagang napakahirap maghanap ng employer na ngayon na talagang makakuha ka na magbibigay ng median wage. At syempre dahil sa talagang dati yung mga pagbabago na yung pwede ka mag-stay ng 5 years dito, so nabago na naman siya after 2 years ang kontrata mo or 3 years ang kontrata mo, kailangan mo ng lumabas ng New Zealand. At syempre ito na nga yung napaka hirap. Alam nyo ba yung mga bakla, as in talagang 50-50. As in talagang hoping pa rin kami na ma-extend yung visa namin dito sa New Zealand. At syempre ito na nga yung qualification na dapat na meron ka. Unahin muna natin to. Ang number one, kailangan meron kang 3 years work experience na relevant dun sa ina-applyan mo. Let's say, for example, mga bakla, ikaw ay mag-a-apply bilang isang housekeeping dito sa New Zealand. Usually dito sa Queenstown kasi, ito talaga yung tourist spot dito sa New Zealand. As in, napakaganda talaga lugar na to dito sa Queenstown. So usually, napakadaming hotel dito. As in, napakadaming hotel. So kung may plano ka at may balak kang magtrabaho at mag-apply dito sa New Zealand bilang isang housekeeping or room attendant sa isang hotel, kailangan meron kang 3 years work experience bilang isang housekeeping. O, diba mga bakla? Take note nyo yan, ha? Kailangan talaga na meron kang 3 years work experience. Let's say, gusto mo mag-apply bilang isang construction worker dito sa New Zealand. So, kailangan mo din na meron kang 3 years work experience as a painter, plumber, o kaya yung mga construction worker. So, hindi ako masyadong familiar sa trabaho yun, no? Hindi ako masyadong, ano man tawag doon, hindi ako masyadong maraming nalalaman tungkol sa construction worker. At syempre, kailangan meron kang at least 3 years work experience abroad. So, yon mga bakla, kailangan mo meron kang 3 years work experience abroad. At syempre, ito pa, nakakaloka, kailangan talaga, let's say, magko-cross-country ka. So, galing ka ng Saudi Arabia, kagaya ko, galing ako ng Saudi Arabia. Ngayon to, ha, ngayon, kung mag-a-apply ka.
kung galing ka ng Saudi Arabia at nakakuha ka ng job offer or nakakuha ka ng employer dito na willing kang bigyan ng sponsorship or AEWB, so kailangan mong kumuha ng English exam. So ano nga ba yung English exam? So ito na yung IELTS. So di ba mga bakla, as in talagang pahirap ng pahirap na makapasok dito sa New Zealand. As in talagang buti na lang no nung mga nakaraan na nagluwag ang New Zealand, at least nakapasok kami ng mga kaibigan ko. Yeah, hello Manang G. So di ba hindi ko na nakakasama si Manang G kasi magkahiwalay na kami ng bahay. So bihira na kami magkasama, at syempre iba na rin yung work niya. Magkaiba na kami ng workplace, kaya hindi na kami masyado nagkakausap, chat-chat na lang minsan. So yun mga bakla, no? And then sa requirements naman, tingin ko wala pa rin pagbabago. So sa mga magtatanong kung ano nga ba yung mga requirements dito sa New Zealand, so may mga previews ako na videos about sa requirements pag nag-apply ka dito sa New Zealand. So alam ko may magtatanong na naman, ano ba ipapasa kay employer? So kung mag-a-apply ka dito sa New Zealand, ang ipapasa mo lang muna kay employer ay CV at cover letter. So ano nga ba ang format ng CV? So alam ko may magtatanong na naman, ano format ng CV? Kailangan ba lagyan ng photo or hindi na kailangan ng lagyan ng picture? So yung pinasa ko before ay may photo. So ang kailangan lang talaga is yung pagandahin nyo lang yung CV and then yung work experience. So yun talaga yung hinahanap ni employer. So once na nag-apply ka, ipasa mo lang yung CV at saka yung cover letter. So, yung ano, yung format ng CV, meron akong video. So, scroll nyo lang sa channel ko, makikita nyo yan, yung aking mga previews na videos about sa CV and cover letter. So, yan, meron ako mga videos na ginawa before. So, may mga magtatanong na naman for sure, saan ka nag-apply, anong agency mo? So, inuulit ko po, wala po kaming agency, direct hired po kami. And then, saan ba ako nag-apply? So, nag-apply po ako sa Seek and Say, Seek Job and Say. Yan, nawawala tuloy ako. Seek Job and Say. So, minabasa ako dati na nag-comment. Sabi niya na nahihirapan daw siya na mag-apply dito sa New Zealand dahil ang kinukuha doon sa Seek Job and Say ay yung may mga right of works. So lagi ko nga sinasabi, no, ilalagay nyo doon sa right of works na kailangan nyo ng sponsorship. So check nyo lang doon yung sponsorship, para nakalagay ata doon na required sponsorship. So yun lang yung ilagay nyo doon. So sino-sino nga ba at saan-saan bansa pwede mag-apply at dito, marami naman na galing Dubai, may galing ng Japan, may galing ng Saudi, maraming bansa na pwede ka naman na pwede mag-apply dito. At syempre, yung mga taga-Philippines, mga taga-Pinas, ayan, pwede pa rin kayo mag-apply sa Seek Job and Say. So, kumikita nga ba ako sa Seek Job and Say? Naloka ako doon sa comment na yun, ha. As in, hindi ko po pinopromote yung Seek Job and Say. So, dyan lang po ako nag-apply. Wala po ako kinikita dyan. So, yan mga bakla. So, yan. Hello, CJ ulit. So, yan mga bakla. Natapos na naman ang video ito. At syempre, thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe. Ayan, I think meron na tayong 17,000 subscribers. Ayan, thank you so much mga bakla. Ayan, thank you sa 17,000 subscribers. Ayan. At syempre mga bakla, lagi ko po sinasabi na MYMP make your mama proud. At syempre, ito ang napakaganda, nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing.
Thank you for watching and I love you all. Thank you.